Nasa linya po natin si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga po sa inyo. Kaili. Kaili. Apa. Magandang umaga sa iyo. Apo, so dito ho ay yung binanggit nyo, no? May natuklasan na naman kayo, no? Ang laki ng tongpat, 1 million kada ambulansya. Paano nyo ho ba ito natuklasan, Senator? Well, marami kasi nagre-report, eh. Marami na yung sumbong, lalo't patungkol sa pandemya. Apo. Kasi nga, nakikita nila, eh, sa gitna ng pandemic, bakit nakakaisip pa na mangumit o mangupit ng pera o kaya mag-overprice. So, yun, yung LGU mismo, ano sabi, na nabigyan sila ng DOH ng 3 ambulansya. Apo. Eh, dahil sa pangangailangan, 5 ang kailangan nila, saka naging curious na rin sila. Dahil may ledger yun, eh, alam mo, pagka tumanggap ka, pakita nila yung presyo. Mm, so, kinopia nila exacto yung ambulansya na pinadala ng DOH. Bumili sila ng parehong brand, parehong model, parehong sasakyan, yung cargo, ano sa Nissan cargo van. Apo. So binihisa nila at sinunod nila yung kung ano yung lahat ng equipment na nandoon sa pinadala ng DOH na ambulansya. Apo. E, ang ginastos lang nila mahigit 1 million para sa unit ng van at binihisa nila, gumastos sila ng mga nasa mga 300. So inabot sila ng mga 1.5 million. E nakita nga nila doon sa ledger, eh nasa mga 2.5 million ang sa DOH. Ngayon, nagpaliwanag yung DOH na baka hindi kumpleto yung ambulansya na ginawa naman ng LGU. Apa. Eh hindi, pero kinopa na eh. At katunayan, yung AED, yung defibrillator ba tawag doon, yung pang-shock, ano, yung sa pang-ano sa ambulansya, hindi nga dumarating yung gamit sa DOH eh. Hanggang ngayon daw hindi binibigay. Alang September pa ng nakaraang taon, noong diniliver yung ambulansya, kulang pa yung equipment. Apa. So, hindi pa rin ako nakontento doon. Ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga private firms na ganun din. Nag-procure din sila ng sarili ng ambulansya at dinihisan din nila ng ayon sa standard ng DOH. Eh, hindi naman nagkakalayo yung presyo nung pagkabili ng LGU at saka yung pagkabili ng pribadong firm. Apa. So, doon pala makikita muna na may depresyang humigit kumulang na 1 million bawat unit. Apo, so talagang huling-huli sila rito, Senator. Oo, dalawa yung ano eh, dalawa yung point of comparison eh. Hindi lang yung sa LGU kasi para ma-validate niya, nagtanong ako ngayon sa mga private firms sa ganun din, bumili na ng ambulansya. Eh, malinaw eh. Apo. Paano, ewan ko paano ito i-explain nun, no? Ang sinasabi nila, sinunod yung proseso ng bidding. Eh, hindi naman yan ang pig-uusapan eh. Ang pig-uusapan dito, may overpricing ba? Bakit ba lowest bid yung pinanalo mo? Eh kung lowest bid naman, eh may humigit kumulang 1 million yung depresya sa dapat na halaga ng ambulansya pati yung mga gamit. Eh may problema. Diba? Apo. So dito ho ay... sino po tutumbakin na naman rito? Si Secretary Duque na naman. Wala naman tayong tinutumbok. Talagang tinutumbok ang corruption. Wala tayong particular na tao. No? Nag-i-apply yung supplier through a common friend na baka raw nakakuwenti ako. Baka naman yung mga datos. Eh, hindi pwede nga magkamali kasi unang-una, hindi ko naman ito hinahanap. Eh, binolunter nga ng LGU dahil nga ng sa mga lumalabas na issue doon sa PSDBM na procurement. So, ang out of the woodwork. At hindi lang siguro sa akin, siguro yung mga kasamahan ko senator, marami rin sila natatanggap ng mga iba't ibang information tungkol sa mga overpricing, kung sa ano man yan. So, alam mo, yung mga netizens kaya, naka-invento na ng bagong word century. Tawag nila, pandemic. Apo. Okay, so bukas po ay sigurado naman pong ano na nagpasabi ho ba na dadalo ito pong si Health Secretary Duque? Ah, hindi ko alam kasi nasa chairman niya kasi siya yung nagpapadala ng mga supina. Apa. Actually, pirmado ni President Johnson. Tingnan natin kung sino yung mga darating niya. Yung ba, pinaimbitahan ng para mag-i-present. Kasi doon sa State Commission eh. Apa. May mga dokumento sila na dapat tali na kailangan i-identify nila mismo sa pagdinig. So inaasahan namin, may mga dalating na natin ka-present, hindi lamang online. Apa. Kasi yung iba sa amin,
doon sa pagdinig, physically, nandun din kami sa regional. Opo. Senator, kayo po ay meron ho ba kayong natatanggap? Kasi may mga report ho ngayon, no? At kung ano nung report, baka, pero bukas makakumpirma. Kung ito pong si dating US, dating PS director, no? Undersecretary Lloyd Christopher Lau, ay nakalabas na ng bansa. May mga sari-saring report, pero ang information pa rin, nandito pa rin sa Pilipinas. Tingnan natin, kasi isa siya sa mga sunod na para mag-action physically at dala yung mga dokumento, karampahan ng dokumento tukol dito sa 42 billion na inipad ng DOH, PSCPM. So, nandun siya bukas sa pagdinig. Ang hindi sa mga dalo, at siya nag-classify siya under oath, sinabi niya na nandito sa kung wala ito, nagtag-justice. Apo. Okay, so bukod ho dito sa issue, kasi may mga humihirit din na senator, eh bukod do sa mga medical supplies, ito sa Parmalin, no, yung pharmaceutical companies, eh pwede ho rin bang maidugtong dito yung sa ano, yung sa pagbili po ng mga bakuna? Oo, kasi yung pa, isang paliwanag. Ewan ko kung magkakaroon ng panahon bukas para tanungin. Mm-hmm. Pero ito, intention ko talaga tanungin ito sa budget deliberation. Apa. Dahil nalalas na yung dyan eh. I think na 8 and 9, September 8 and 9. Mm-hmm. Kasi noong January 15, nagkaroon kami ng committee of the whole. Apa. May paliwanag ng si Chiringue na ang donation na nanggagaling sa iba't ibang sources, ano, COVAX facility, bilateral, yung galing sa US, sa China, saka yung iba pa, UAE. Pagkatapos yung parang donation ng privado sector kasi nag-procure din sila ng pang ang total lahat noon, 88.2 million doses. No, pinas niya yun, dahil pinakto niya ang donasyon at kasama yung pagbili ng gobyerno. Ang sasabihin niya, ang average cost ng per dose ng vaccine nasa 146 pesos. Mm-hmm. Okay. So, ang para naipumbay dyan, ang mga 80 plus billion na eh. Mm-hmm. At ang sinasabi nila ngayon, ilang rookie na lang ang virus. Anyway, yung kapansi. Kung 446 million, 446 pesos per dose ang average cost, at ang tinatarget natin, eh, di sabi, adoption ng una, no? Ngayon pa lang yung kinahayag na pwede na siguro pinag-aralan na yung 12 and above, yung mga minor, pwede na rin bakunahan. Pero hindi pa implement dyan. Plano pa lang. So, alam mo ba ang kung ilang porsyento ng adult population natin, ng adult population, nasa 62% galing naman itong datos na nakuha ko sa PSA, apa? Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. So pag kami nulipply mo yung 62% ng 111 million na kamo, kasi 111 million na tayong Pilipino, apa? Ang makikita natin ito, nasa mga, nasa mga 68 million Pilipinos lang ang target ng bakuna, no? At kung kukunin pa natin yung 70%, yung tinatawag na herd immunity ng 68 million Pilipinos, eh nasa mga 47 million na lang yun ang targetin. Multiply mo ng dalawang dosis yun, eh parang sobro-sobro yung pera na nilalaan natin o nilaan natin para sa bakuna. Huwag mo muna natin pag-usapan yung 12 to 15 or 12 to 17 years old. Mm-hmm. Kasi nga, hihingi pa nga sila ng additional. May plano sila nung nakaraang taon. Itong taon na ito, no? Apa. Ito yung pinag-meeting na Secretary Galvez na hihingi sila ng additional na 25 billion pesos para masakop yung 12 to 15. Hindi nga kasi yung 16 to 17. Apa. Eh bago namin ibigay yun, magkwentahan muna kami dahil parang sobra-sobra yung vaccine sa target population para ma-achieve yung herd immunity. Ngayon, sabi nila, itataas na yung atas ng herd immunity from 70%, gagawin ng 80 to 90. Okay, granting, di magkwentahan ulit tayo kung ilan lamang na dosis ng bakuna ang kailangan para sa ma-attain yung herd immunity. Sa kwenta nga namin, ano eh, parang nasa mga 100 plus million doses lang. Kasi, no, 114, 94. There about, no?
So bakit kailangan natin ng 194 million doses? Hindi ba labis-labis yun? Ito, pera ng bayan ang pag-uusapan natin dito. Kaya kailangan mabusisi sa pagbenta. Eh, hindi naman kailangan tayo mulat sa pool. Kakaili, mahilig tayo magkwenta pagdating na talaga sa budget eh. Mm-hmm, tama. Okay, so mag-aabang ko kami, Senator. At siyempre, lahat po tayo rito ay concerned. At lahat po tayo may pakialam, pera po ng taong bayan na mga nagbabayad po ng buwis. Senator, salamat po sa inyong oras. Ha? Abang ho kami thank bukas. Thank you. Thank you po.